Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. And it's been a while, it's me again, Gino Mendoza. And for today's video guys, another reaction video again ng ating gagawin. But before that guys, if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please don't forget to subscribe and tap the notification bell so that you will be updated on my next video, just like this one. So for this episode guys, medyo kakaiba ang ating reaction video. Nakikita niya sa title ko, which is yung KMJS na na-air siya last May 24, 2021. Yung kapuso mo, Jessica Soho, na 10 years old na bata na Nag-Aararo para may pangtustos sa kanyang pamilya. So medyo kakaiba ang ating reaction video ngayon at nakaka-inspire yung story ng batang to. And panoorin ko muna ng buo yung video sa ako magbibigay ng aking reaction para sa video na to. Actually, meron siyang 9 million views ngayon sa YouTube and counting. And meron siyang 3 parts. So, gawan po muna natin ang first part ng video na ito. And sana ma-inspire po kayo. So, without any further ado, let's get started. Disclaimer lang guys, this video credits to GMA Public Affairs and KMJS, and I will put the link in the description yung original video na to. Sampung taong gulang lang ang batang si Reymark, pero sa kanya ng maliliit na mga braso't paa nakaatang ang Pag-Aararo at pagsasaka. Itinutulak ng maliliit niyang bisig ang 10 kilong araro. Medyo kakaiba yung ginagamit niyang pang-araro kasi gewang. At halos pang, matutumba na rin siya. Ang alam ko na ginagamit na pang-araro nung kabataan ko is either baka or kalabaw. Determinado siyang maararo ang 2 ektaryang bukiring ito, katuwang ang kanyang kabayo na si Rabanos. Rabanos. Siya si Reymar, 10 taong gulang lang. Nagawa ko pong mag-araro dahil lang sa kanya. Hindi rin niya gusto, pero kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya, ma'am. Napapagod na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. Para kanino niya ba tinitiis ang lahat ng paghihirap na ito? Grabe. Dito sa Sultan, Kudarat, nakatira si Reymark kasama ang kanyang lolo Rudy. Umaga pa lang, inihahanda na ni Reymark ang alaga niyang kabayong si Rabanos. Si Rabanos yung pangalan ng kabayo namin kasi Rabanos yung inararo niya eh. Pinapaliguan niya ito. Rabanos pala yung tanim nila. At pinapakain. Si Rabanos ang katuwang niya para meron silang maipambili ng sardinas at gamot. Kapag wala pong sinlang po ang amin. Nakakawa naman yung bata, umiiyak. Daan-daan lang. Sugatan ka na naman mamaya. Maya-maya lang, umakyat na ang maglolo at to, si Rabanos bibo sa bundok. Bilisan. Matalino tong batang to, actually. Nung una, hinihila lang ni Reymark ang kanyang kabayo. Bilis, bilis! Pero pagdating sa matarik at makitid na bahagi ng bundok, musakay na ko, ma'am, dahil madali lang magbira, ma'am. Madali lang magbira. Grabe, ang hirap ng ginagawa niya kasi paakyat yung yung bundok. Tapos sakay siya ng kabayo, parang delikado ang paakyat. Tapos ang kipot padelikado pa ng daan. Padelikado ng padelikado ang daan. Mm-hmm.
paakyat at saka pababa. Grabe yung ang hirap nito. Muntik pang ang madulas ang kabayo. Delikado pagka nadulas yung kabayo. Alas 9 na ng umaga nung narating nila ang bukirin. Mag-start na siyang magtrabaho. Si Reymark nagsimula ng Mag-Aararo. Ang hirap ng ginagawa niya. Mas mapapadali raw ang kanyang gawain kung siya'y magyayapak. So tapos na kaya pakpa, so hindi mo alam kung po, ano pwede mo matapakan. Kung good kayo, ma'am, para sa akong pamilya. Naawa rin, kasi batang-bata pa po eh. Yung mga ibang bata, yung laro lang po ang kanilang iniisip. Tinuturuan na po ako ng aking tatay na sumakay at mag-control sa kanya. At pag 6 ko po, sumasakay niya ko sa kanya. Nanonood na ako ng tatay na paano Mag-Aararo. Pag 7 ko po, sinusubok-subukan ko na. May mga pagkakataong humihinto siya dahil natatanggal ang Aararo sa katawan ni Rabanos. Pangamba namin, ang mga bata ay ayun tumutulong na naman sa mga magulang at tumutulong sa pag-augment ng income ng pamilya. Samantala, si Lolo Rudy naman ang nag-aani ng mga gulay. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga sila at pinagsaluhan ang talbos ng kamote. Ay, grabe. Simple lang yung pagkain pero talagang magbubusog kata ka masustansya. Makalipas ang ilang minuto, balik uli sila sa trabaho. Malaki po ito, ma'am, dati. Sa damo ko na matalim po, ma'am. Ito pa po. Masugatan siya dati. Sa aking ulo. Nagmaku ko, ma'am. Sa pag, sa babaw, nasugatan ng mais. Kupunggang ko lang, ma'am. Ang sakit. Lagang ko ubos. At lakat ospital, ma'am. Titiisin ko po. Kahit maliit ako. Kada kilo ng labanos, kumikita sila ng 10 piso. Wala na po kaming chance magyaman sa mundo dahil ang amin lang po sa isang araw makakain ng katatlo po, ma'am. Kay Bugbog, ma'am, kung ay kakwarta, di mo di ka pagbakal. Grabe naman yun. Sa hirap ng buhay dito sa mundo, may mga bata isa talaga pa, na sa pinangangambahan nila, si Rabanos, matanda na, 24 anyos. Kaya unti-unti na rin nanghihina. Nawa na po ako sa kanya dahil araw-araw po yan, may trabaho. Kinakarga po ang radyo sa kanya at murag naglagnat siya, ma'am. Ilang buwan pa po bago siya Nag-Aararo. Firming istorya sa iya kag nagmaayo na siya na dili na siya magkasakit dahil wala na kaming pera. Ang bahit ng lumaki si Reymark sa puder ng kanyang lolo't lola. Malabo na rin ang kanilin ko. Mahirap po eh. Walang bili ng gamot. Kadalawan ako na atake, sir. Tatlo na taong gulang pa lang daw si Reymar nung ito'y iwan ang kanyang ina. Mayroong asawa na po. May mga anak na sa kwan, ibang lalaki. Hindi ko na balaan nga garado ang bata ko sa ila. Balaan na sa bata ko, ma'am. Wala ko sa lagi na pabayaan. Huwag ka mukabalo kung anong nagihan ko sa mga bata ko nga. Wala ko sila na upo. Di pila ka years. May mga bagay lang nga. Wala nila naiintindihan nga naagihan ko sa ilang tatay ko. Kaya ang mas nakakasama ni Reymark noon, ang kanyang ama. Napakasarap po na lumaki ka na may tatay. Pain po kami sa daon po ng saging. Nagkaroon ng warrant of arrest ang ama ni Reymark dahil sa illegal possession of firearms. Barato sa depensa sa mga kuanay, unggoy diha, baboy ihalas. O to siya nga, nagpalit niya, ingon atong karaan ng mga pusil, pero wala'y bala. Wala ganito kabuto.
Hindi po namin alam kung saan siya nagpunta. Simula noon, hindi na nakita ni Reymark ang kanyang ama. Gagawa ko pong mag-araro dahil lang sa kanya. Hindi rin niya gusto, pero kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya, ma'am. Miss ko na, ma'am, dahil napapagod na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. Kung nandito lang po siya, hindi na po ako magawa nun. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko, ma'am. Tay, sana matapos na yung kaso mo, tay. Masakit po sa pakiramdam na akalain mo sa ibang bata na bakit sila, dahil sila nung swerte nila, dahil may nanay sila, tatay. Tapos, inainsulto nila ang kanilang nanay at tatay. Kung ako po yun, ma'am, napakakayak yung bata sa mundo. Dahil hindi ko po sinasalita ang aking nanay at tatay ng masakit. Sa kabila nito, pipilitin daw ni Reymark na maging matapang. Kung gusto pagdako, ma'am, ma-army po, ma'am, dahil pagtatanggol ko po ang mamamayan po sa bansa, walang mag-aabuso sa aking tatay at walang mag-aabuso sa ibang tao na mga terorista po, ma'am. Per our observation, we're still lacking government action when it comes to helping or assisting those injured doon sa mga nasa laylayan. Lalo na kung basic needs lang tulad ng pagkain at tirahan yung kailangan nila, hindi pa natin maibigay. Ang pwede na lang nating maipasok na solusyon ay maalalayan siya na mabigyan ng materyales ng pag-aaral. Pagbibigay kami ng insentibo. Dole po, nagbibigay din po ng livelihood to parents of child laborers. Nito lang Biyernes, matapos ang buong araw ng pag-aararo. Ang maglolo, wow, sinorpresa ng aming team. May surprise si Manang Jessica. Hinandugan din sila ng barangay Masyag at ng local government unit ng Bagumbayan sa Sultan Kudarat ng school supplies at groceries. Napakasaya po ngayon na araw para sa amin. Napakalaki na po sa amin ito natulong, ma'am. Napakabuti niya po. Ako nag-relay po ganito sa ating local government unit nagpaabot po ng 10,000 piso sa kay Reymark. Makatulong sa kanya na makapag-umpisa sila ng kanilang pamumuhay, katulong sa kanyang pag-aaral, kasama yung kapatid niya. Sana pagpalain pa kayo ng Diyos, ma'am, na marami pa kayong tulungan na mga may kapatid namin, ma'am. Nagbigay rin ang Department of Agriculture ng mga organic fertilizer, assorted fruit trees at vegetable seeds para maiwasan na raw ang araw-araw na pag-araro ni na Reymark at Lolo Rudy. Nagbigay sila ng mga native na manok, kambing at baboy para ang mga ito na lang ang kanilang paramihin at pagkakitaan. Sa inyo na yan lahat! Dahil nanghihina na ang katawan ni Lolo Rudy at ni Lola Nerissa, ipinakonsulta na rin sila ng aming programa sa doktor. Binigyan sila ng mga gamot. Siyempre, pati si Rabanos. Ipina-check up na rin sa veterinaryo. At binigyan din ito ng vitamins. Para po, wow, babalik po yung kanyang dating sigla at lakas. May katandaan na yung inyong kabayo, wag na yung sobrang bigat. Naghandog din ang aming programa ng kaunting financial assistance. Inendorso na rin ang aming programa ang pamilya ni na Reymark sa DSWD. Part sila ng corpus beneficiary. Mayroon silang mga financial na tulong para masustain yung kanilang educational assistance at saka sa health ng mga bata. Isang dahilan na si Banda mag-focus sa school niya kasi mayroon ng sustain na ibigay ang government sa kanila. Maraming mga batang Pilipino, sub-sub na sa trabaho, ang kanilang kamusmusan na uubos sa maagang pagbabanat ng buto. Hanggang kailan nila kailangang maghihingal kabayo? Hindi ko na po kaya
tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Maliit pa ako. Ganito na ang trabaho ko. Hirap sa mananda. So ayun guys, so napanood na natin yung video, yung full video ng KMJS regarding sa 10 years old na bata na Nag-Aararo. So ang magiging reaction ko lang sa video na to is hanga ako sa iyo, Reymark, kasi sa murang edad mo na 10 years old, kaya mo na magtrabaho para sa iyong pamilya. And hindi naman siguro masama na tumulong ang isang bata na magtrabaho para sa kanyang pamilya. May mga instances na kailangan, kasi kung hindi tutulong, kasi kung nakita natin sa video, medyo may katandaan na ang kanyang lolo at lola. So wala nang tutulong para sa kanyang lolo at lola, kundi siya lang, kasi syempre siya yung lalaki. And kung mapapanood natin din sa video na meron siyang tatay, which is nagkaroon ng problema. Kung makikita naman natin is talagang nakakaawa, pero that's the reality ng life. And sa batang edad pa lang, natututo na siya kung paano mabuhay, kung paano magtrabaho. Pero kung titingnan natin sa realidad, which is ang mga bata hindi dapat pinagtatrabaho, bagkus nag-aaral. Pero sa gintong sitwasyon, anong gagawin natin kung kumakalam na yung sikmura mo? Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo magbanat ng buto para mapakain ka sa pamilya mo. So, yung choice mo na lang talaga is, kailangan mo magtrabaho. Pero wala akong nakikitang masama doon, as long as may gabay ng magulang or may gabay ng nakakatanda yung ginagawa ng bata. And napahanga ako sa kay Reymark kasi nakaka-inspire yung story niya. And kung makikita nyo na ang galing niya, matalino tong batang to, kasi nagagawa niya tong gantong paraan para lang magkaroon sila ng makakain araw-araw. At sinabi niya dun sa video na ginagawa niya to para makakain lang sila 3 beses sa isang araw. Which is, tama naman. And hindi natin masisisi yung mga magulang niya kung bakit sila naghiwalay. Siguro may mga problema din na pinagdadaanan yung mag-asawa, kaya napabayaan yung mga bata. And wala, ang daming magandang pwedeng itulong dito sa batang to. At kung nakikita ko naman is, feeling ko magtatagumpay itong batang to in the future, kasi ang lakas ang loob niya, lumalaban siya. And nakaka-touch lang yung story, kasi ikwento ko lang sa inyo, during my childhood days, Nag-Aararo din ang parents ko ng sakahan. So meron kaming taniman ng gulay, meron kaming taniman ng mais, meron kaming taniman ng kamoting kahoy sa Batangas. So luckily guys, hindi ko naranasan yung Mag-Aararo, pero nakikita ko yung parents ko na nagbubungkal o Nag-Aararo ng lupa, which is napakahirap. Dito sa video, ang ginagamit niyang pang-araro is kabayo. Sa amin guys, either baka or kalabaw sa Batangas yung ginagamit. Pero kung nakikita ko, natatandaan ko, yung ang hirap, kasi yung parents ko, yung tatay ko, nakikita ko kung paano Mag-Aararo. Mahirap talaga. Tapos ang laki-laki pa nung aararuhin mo, o yung bubungkalin mong lupa para pagtaniman ng panibagong pananim, para in the end or in the future may ma-harvest ka. Ang hirap nun guys, pero biruin mo, in 10 years old na bata, nagagawa na yon. Kasi kailangan niya magtrabaho para may pangkain sila, para may pang hanap buhay o may pang buhay sila sa mga sarili nila or sa pamilya niya. So nakaka-inspire guys. So ayun guys, so na-inspire ako and hanga-hanga ako sa'yo, Reymark, sa abilidad na pinapakita mo. And I just want to give kudos also to KMJS, kay Miss Jessica Soho, for giving this kind of story na nakaka-inspire. So kudos sa'yo dyan, Maring Jessica. And ayun na nga guys, so na-inspire tayo sa video na to. Sana sa susunod is panoorin nyo rin yung gagawin kong reaction video para sa part 2 and part 3 ng video na ito. And maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. And sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking next upload.
So thank you so much for watching and salute.